gulat ng mag-asawang Mariel at Felizardo noong isinilang ang kanilang bunso na hindi lang malaki, kundi napakalaking bulas. Buong akala ni na Mariel at Felizardo magagamit ng paparating nilang supling ang mga pinagliitang damit ng mga nauna nilang anak. Pero pagkasilang ng kanilang bouncing baby boy, masyak ako kasi malaki. Hindi ko akalain na ganun kalaki, ma'am. Pagkaluwal kasi ni baby, tumimbang na agad ito ng mahigit 11 pounds. May habang isang talampakan na rin, halos katumbas na ng 4 na buwang gulang na baby. Ang laki-laki, kaya na-amiss ako. Pag-uwi ng mag-iina dito sa kanilang bahay sa Butuan, si Baby Mark naging instant celebrity. Ang kanilang ipinalayaw sa kanya, Dumbo. Pinanggigigilan ang bilog na bilog nitong pisngi at ang braso namimintog. Nagugulat ako kasi ganun kalaki. Hindi naman kami ganyan kalaki ang baby pag sinilang. Cute si baby Mark kasi malaki yung pisngi niya at makinis ang kanyang balat. May magsabi yung kapitbahay niya, uy, ang laki, di sabihan ko na puriya-buya. Ang mga ipinapasuot kay Baby Mark, damit na ng kanyang mga nakatatandang kapatid na 2 at 3 years old na. Ang diaper niya, size medium na. 5 to 6 months na bata, ma'am, ang dapat magamit ng ganito. Sa case niya po, ganito na kanyang ginagamit kasi hindi makasya sa kanya yung newborn na diaper. Pahirapan na rin siyang buhatin. Itong bukton talagang masakit, ma'am, kasi ginaganon pa namin si Baby Mark, kaya masakit ang bukton. 3 to 4 scoops ng gatas din ang kayang ubusin ng baby. 3 to 4 na oras po siyang nagugutom. Para naman maging komportable sa pagtulog si Baby Mark, sa lapag nila ito, hinihele. Kasi mahangin, hindi rin siya nasanay sa duyan. Hindi raw akalain ni Mariel na ganito kalaki ang kanyang isisilang. Yung nag-ultrasound po ako ng 8 months, hindi naman sinabi ng doktor na malaki ang dinadala kong bata. Pero nung kanya ng kabuuanan, mabigat na yung tiyan ko, medyo mahirap na akong maglakad. At nung araw na nagli-labor na siya, pag hatak ko, hindi ko na mahatak. Ang laki kasi ng baby. Lord, palabasin mo ng healthy yung baby, yung safe yung baby at saka inan. Please, Lord, hatak talaga ako ng hatak ng time na yun. Sabi ko na lang, pray po talaga, kakayanin ng mama at saka kakayanin namin magpalabas ng baby. Ang 11 pounds niyang sanggol na iluwal ni Mariel sa loob lang ng 5 minuto. At take note, via normal delivery, kinaya niya. Pero ano kaya sa tingin nila ang dahilan kung bakit napakalaking bulas ng kanilang anak? Siguro sa kinakain ko po, ma'am. Kilaw, tsaka yung mga gulay. Malakas kumain itong asawa ko. Sa ibang bansa, may mga naitalang kaso na rin ng giant babies. Sa New York, isang 15-pound baby ang pinagtulong-tulungan ng 3 doktor na ipanganak via cesarean. Ang kondisyon kung saan ang fetus o sanggol ay mas malaki sa average, tinatawag na fetal macrosomia. Pag may diabetes during pregnancy, kaakibat nun malaki-laki din ang mga babies na nilalabas. Pero meron ding maliliit lang na porsyento ng mga kababaihan na wala namang diabetes, okay naman lahat, pero malalaki din yung mga baby. Yun yung kadalasan nakikita sa mga nanay na medyo obese na bago pang magbuntis. Sa ganitong mga sitwasyon, talagang binibigyan natin na importansya yung eksklusibong pagpapasuso hanggang 6 months ay nakakapagpaiwas ng pagdagdag pa ng timbang sa mga macrosomic babies. Ngunit dahil doble ang timbang at laki ng kanilang bunso, pinoproblema ng mga magulang ngayon ang doble nitong gastusin. Ang kakarampot na kita kasi nila sa pagtitinda ng isda, kinakailangang pagkasyahin sa 7 nilang mga anak. Marami na pong gastusin ngayon kasi malalaki na yung iba kong anak, saka may nagagatas pa rin.
Nung araw na yon, sinamahan namin silang ipa-check up si Baby Mark. Patient is healthy, actually more than healthy kasi medyo malaki talaga. Since po si mother naman is not diabetic, so that is a good sign. Upon history lang, si mother medyo malalaki talaga yung mga baby niya. So that is one sign na mag-deliver talaga siya ng mga malalaki na baby or macrosomic baby. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng Butuan nagbigay ng tulong sa pamilya. Gatas, damit at mga diaper. Aming pagpasalamat na healthy siya. We want him also na lumaki na malusog. Nagpaabot na rin ang aming team ng pinansyal na tulong para kina Mariel at Felizardo, ang malaking bulas nilang anak, malaki ring grasya. Giant blessing. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.